Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at welcome back sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Kunyang Atarat. Samahan nyo kami sa aming pagbabarbecue sa Butterfly Beach Park. At ayan ang aming mga baon. Tara, samahan nyo kami. Magmumukbang kami doon sa tabing dagat. Kahit pa paano mabawasan naman yung aming mga stress sa buhay at yung mga stress namin sa aming mga trabaho. O, tara na guys. Sasakay kami ng train papunta doon ng 45 minutes. So medyo mahaba-habang biyahe. So bye bye. Diyan muna po kayo. At yun na nga po, pagkatapos ng 45 minutes na sobrang habang biyahe ay grabe ito, narating na rin namin ang Butterfly Beach. Pero mahaba pa po yung lalakarin at alam mo ba dun sa aming pagbiyahe ay grabe ang aking naranasan. Dahil sumakit yung aking ulo at ang aking tiyan, malapit na akong sumuka. Palibhas ay hindi naman talaga sanay magbiyahe ang mangyan. Yung ba namang ang tren ay 20 na station ang hinintuan. Pagkatapos paghihinto niya, uurong susulong. Ay talagang sabi ko, grabe. Pinagbintangan ko na yung kasama ko. Sabi ko, nabalis mo ba ako? Bakit sumama yung pakiramdam ko? Ay grabe, talagang hindi ko to kaya. Konting-konti na lang, susuka na ang mangyan. Tapos pagbaba namin, kung di yung isa kong kasama tumakbo sa 7-Eleven para bumili ng mainit na kape. Tapos yung isa kong kasama, hinaplusan na ako ng mga ointment sa noo at hinilot dahil kita nilang talagang putlang-putla na ako. Wala na daw kadugo-dugo yung labi ko, yung mukha ko. As in, namutla na ako. Pero talagang iniisip ko, sabi ko, Diyos ko, ma-hospital pa yata ako. At ang iniisip ko, yung aking high blood. Sabi ko, baka ito ay heat stroke dahil sobrang init. Tapos, grabe ang naging pagod namin dahil nga, ang layo nung aming nilakad ng market kami. Meron kaming mga pinabili pang iba na sobra ang init. So, ayun, kahit na mapapano, nahimasmasan ako nung makainom ako ng mainit na tubig. So, ito, naglalakad kami ngayon at wala na akong dala. Sila na lang lahat ang nagdala. Hindi na ako pinagbitbit kasi nga dahil nung nangyari sa akin. Grabe, first time kong naranasan ng magkaganito. Kaya, ayun, so tara, samahan nyo pa rin kami kahit na nagkaganito. Samahan nyo pa rin kami, ayan, ang mga kasama ko. Puro may bitbit, ako na lang ang wala. At yun nga po, dito na lang kami bumabawi. Yung kahit paano mabawasan man lang yung mga stress namin sa buhay. Yung stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa kahit na anong bagay. Para kahit paano, meron kang makausap, mailabas mo sa kanila yung mga nararamdaman mo. Dahil sa totoo lang, lumalala yung biktima dito ng depresyon. Minsan kasi, iniisip nila na kaysa sabihin nila sa iba, sa sarili nila lang. Eh ngayon, yon ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng depresyon. Kung sinasarili mo yung problema mo, dapat sana magkaroon ka ng makakausap, yung makakaintindi sa'yo, para kahit papano gumaan yung nararamdaman mo. So, pero syempre, bago ka magsabi ng mga problema mo, ng mga sekreto mo, eh, kilalanin mo muna yung pagsasabihan mo kasi minsan, sinabi mo sa kanya tapos yung pala, itchinichismis ka o diba, di lalong napasama. At saka tayong mga OFW, talagang dasal yung pinakamatibay natin sa data. So, anumang problema, gano'n man kabigat ang dumating na problema sa atin, yun ay idaan natin sa dasal at nagkakaroon yun ng kalutasan. Dahil, lagi mong iisipin ang problema, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kayang resolbahin. At ayan na nga, natapos na rin ang isang mahabang lakarin. So, andito na tayo. Ayan, kung nakikita niyo yung mga barbecuehan yan, yan po ay libre. Libre yan siya, walang bayad. At kada isang barbecuehan, may katapat na lamesa na pwede mong gamitin para sa pagkain nyo. So, ayan. Ganyan po ang itsura. Tapos, ayun, kung nakikita nyo, ayun na yung dagat. Kung gusto mong maligo, punta ka lang doon para doon ka maligo. O, diba? O, diba kilala ko to, ah? Oy, naligo ka na pala. O, diba may paura pa siya? Saan ka pa? So, ayan, kita nyo yan. Yan dyan. Ito, ang dagat dito, di ba? Ang ganda ng lugar dito. Tapos, pre, wala pong bayad dito. Kaya ganun, kaganda ang government ng Hong Kong. So, ayan, ito yung ating mga daladalang prutas. O, di ba? Pumili ka na lang kung anong gusto mo. Kung ano yung na-miss naming prutas, edi yun. Bili kaming mangga. Itong dragon fruit, rambutan. O, meron ako dyang mangustin. So, di ba? Ganun po kami kapag pupunta sa kung saan-saan, may dala kami lagi prutas dahil karamihan sa amin mga high blood. At eto na yung ating mga magagaling na mga kusinera. Sila yung nakatambay dito sa ating barbecuehan. Si kusina ni Maria. So, ayan po ang ating mga daladalang barbecuehin na talagang siya naman ang nagbabad niyan. Siya ang namalengke, siya yung nagmarinate. Siya pa rin yung naghila papunta dito sa dagat. O, diba? Thank you sa iyo talaga. Kusina ni Maria. O, paki-subscribe po ang kanyang channel, Kusina ni Maria.
para naman madagdagan yung kanyang mga subscriber dyan. Subscribe na kayo. At eto nga, gawin muna natin itong ating salad para mamaya ay kakainin na lang. So ito, hinugasan na po ito ng mga mababait kong kasama, kaya gagawin ko na lang. Dinala nila doon sa gripo, tapos hinugasan na nila, kaya okay na to. At yan ay talagang binili natin sa organic para sigurado tayo na safe at walang gamot. So ayan, ipagpagpagpag po natin dahil wala naman tayong ano para hindi matubig. Ayan, puro lettuce. Ayan, kung makikita nyo yung mga lettuce na yan. At yun na nga, dahil wala naman kaming dalang pambukas, edi itong kutsilyo na rin. Gamitan na natin ito ng ano, mangyan moves. O, diba? Ayan. Dahil sanay naman ako magbukas ng sardinas kapag pumupunta ako dun sa aming sagingan dati. Ganun, bubuksan namin yung sardinas pag ganyan, tapos lalagyan ng kalamansi. Okay na yun. O, diba? Ang sarap. Namiss ko yun, promise. Namiss ko yung sardinas na may kalamansi. Ayan. Kapag ka gusto mong kumain, may paraan, diba? Thank you.
Ayun na nga po, dito na nagtatapos ang ating maghapong mukbang. Uwian na naman. Balik trabaho na naman ang mga kunyang. So ayan, mega love shout out po kay Inday Vlog, kay Kusina ni Maria. Maraming maraming salamat sa inyo sa paghila, sa pagtulak ng ating mga daladala. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa mainit na kape. At maraming maraming salamat dun sa ointment na binigay sa akin kanina. So ayun, maraming maraming salamat po at huwag kalimutang mag-subscribe, hit like and click the notification bell para po updated kayo sa mga susunod pa nating video. At maraming maraming salamat po sa aking 22,800 subscriber, sa aking total views na 10 million, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. At God bless everyone, bye bye!